Kamusta na po kayo? At dito sa MA Pinoy TV, ito yung ating gustong ibalita sa inyo. Naku, mukhang aabot pa sa korte ang usapin dito sa between Tito Vic and Joey at saka yung mga Halustos family. Especially sa pangalan po ng 8 Bulaga. Ayan, naku. Talaga hong pinag-uusapan dito sa Pilipinas yan at sa buong mundo ng mga Pilipino. Kasi ngayon, ang dating ay parang inaangkin o gustong kunin ng tape ng mga ng tape incorporated, yung company, na sila may-ari ng 8 Bulaga. Na parang pinapalabas talent lang nila ang Tito Vic and Joey. Naku, ay away talaga yan. Okay? Ngayon, ang magiging basihan dyan, kanino ba nakarehistro ang pangalan ng 8 Bulaga na program sa telebisyon? Ngayon, ang latest report ay naunahan nga ng Tito Vic and Joey yung mga Halustos kasi na-record, na-registered yung 8 Bulaga under Tito Vic and Joey. So, kaya ho merong legal na issue ito, makakadimandahan pa yan kasi ngayon lang na-registered nila. After 44 years, so mukha nakalimutan, akala hindi lang, talagang sa negosyo, makakasiraan talaga eh. Well, controversial ito dahil nga po sa institusyon sa telebisyon. Pangalawa, politiko yung mga Halustos. Business ito, entertainment. Naghalo-halo eh. Showbiz, business, at politics. Nakapolitika, parang ganon. Okay? So, ayaw ko, ano yung masasabi dyan? Sa tingin ninyo, sino ang merong higit na karapatan dito ho sa paggamit ng 8 Bulaga? Okay? Inaamin at sinasabi ng Tape Incorporated, kanila. Sabi ng Tito Vic and Joey, kanila. Ganun pa man, ay stop na ho yung operation. Okay? Nagkabiglaan. Sabi ng nina Tito Vic and Joey, binigla kami, kaya binigla din nilang umalis. At sumunod yung mga staff at mga kasamahan. Pero alam ba ninyo na ngayon ay naglalabasan na ano ba yan? Unpaid or kulang sa sweldo o late ang mga sweldo? Wow! Sipin mo na sa loob ng halos 44 years or 4 na dekada, panay ang tawanan at kasiyahan, nakala natin nag-i-enjoy sila. Yung pala sa loob, talagang may problema sila noon pa tungkol sa pera. Meron pa nga nawawalang 400 million pesos daw eh. Wow! Ang company ng Tito Vic and Joey, hindi sila naniniwala na lugi yung kailang programa. Ang sinasabi naman ng may-ari ng tape, at ang mga Halustos, lugi. Kaya gusto nila magpalit ng staff at magbawas ng sweldo. Ayan, so, yan ho yung mabigat na laban dyan. Pero sa isang banda, parang nakabuti rin yung ginawa ng tatlo na sila ay umalis na. Matapos na sila ay hindi napayagan mag-broadcast of the air na noong May 31. Yun na yun eh. Kasi kung hindi sila umalis, tatanggalin na sila. Dahil yung pag-stop sa air, hindi na ina-air, yun na yun eh. So, sabay resign yung kabila. So, yeah, kaya ho, away talaga at magkakadimandahan pa. Well, sa aking feedback na tinatanggap sa social media at saka sa channel na ito at sa iba pang balitaan, ay malaki ang suporta ng Tito Vic and Joey sa showbiz, followers, at mga viewers. Okay? Pero siyempre, dahil business yan, so tingnan natin, labanan ito na may mga pera at may influence ng tao. Pag dumating sa korte ang usapin, titingnan natin kung saan kakampi ang korte doon sa kung sino ang lehitimo may-ari at sinong kikilalaning may-ari ng 8 Bulaga. Ang sabi ngayon ng kampo ni Halustos, magugulat ang tao sa bagong show, bagong 8 Bulaga raw, bagong tao, bagong manpower, bagong gimmick. Ayan. Sabi naman itong kampo ng Tito Vic and Joey, sila nagbakasyon lang, gagawa din sila ng another show, 8 Bulaga rin, pero antabayanan at may susunod na mga pagkakataon. Okay, tanyo, kabang-abang talaga. Okay? So, ayan o. Medyo pasensya na, bagong ligo tayo at katatapos lang natin mag-trabaho sa television. So, pagdating, nagpapahinga at shower-shower ulit. Okay. Ito yung ating pag-usapan. Naku, nakaisa na yung unexpected naman yan sa home court. Nanalo na po yung Denver kanina. Game 1. Pero nakita ko yung laro, ha? Si Butler, yung magaling ng Miami, naka 13 points, 7 rebounds, 7 assists. So, nabantayan siya. Pero yung lamang ng Denver, hindi kalakihan ha. Nagtapos ng 11 points lang eh. Diba? 11 points lang ang lamang.
Diba? 103 yung kabila. So, basta 11 points lang ho ang lamang. So, hindi kalakihan yun. Eh, ibig sabihin nito, kung si Butler ay naging maganda at performance at hindi siya nabantayan, may chance pa rin. So, anyway, game 1 pa lang naman yan. Tingnan natin ang game 2 na kung anong mangyayari. Ito na yung NBA Finals. May mga nagpustahan na naman. May balita ako na, siyempre, may nanalo, may natalo. Mm-hmm. So, tingnan natin. Malapit sa mga Pilipino yung Miami kasi yung coach niya ay Filipino-American. Yun ang ganyan. At saka yung pagiging veterano sa NBA Finals, eh yun yung advantage. So, tingnan natin. Game 1 pa lang naman ito. Ang tanong nga dito, aabot ba ito ng Game 7? Okay? Tatagal ba itong NBA Finals na ito? Ayan ho ang mga tanong. Abangan natin. At tayo naman ay may kanya-kanyang paniniwala dyan. Kung sino man ang manalo sa kanila, at talaga namang may mananalo, eh di tatanggapin natin lahat dyan. Although marami ho talagang ang loyalty ay nasa Miami. Yung iba naman nasa Denver kasi first time ang Denver pumasok sa finals eh. Okay, ito namang Miami nga eh, marami ng karanasan, marami ng champion nila yan eh. Okay, pang 6 or 7 appearance na nga po ni Eric Spo yung coach dito sa NBA Finals. Kaya yung galawan hindi mo masasabi dahil nga veterano, diskarte, adjustment ang mga gagawin dyan sa susunod na araw. So ayan po. Dito sa MA Pinoy TV, manatili lang po kayong magsubaybay at itong sports, entertainment at kalikasan, tourism ang ating topic dito. Iba pong level ng usapan dito para hindi kayo na-stress, makarelax tayo, di ba? Okay, yung Eat Bulaga, recap ko lang, Eat Bulaga halusos isyo, tatagal pa yan. Marami pa hong mga balitang lalabas dyan. Okay, sa ngayon, angat at suporta ang suportang tinatanggap ng Tito Vic and Joey sa taong bayan kumpara doon sa management ng kailang kalaban. Okay? Ang Channel 7 ay argabyado rito. Ay maliban lang kung siyempre tuloy naman under contract, magbabayad pa rin ng tape kung ano man ho yung obligasyon nila araw-araw. Pero siyempre yung rating ng Channel 7 bababa. Kasi malakas yung programang yun, mawawala yun eh. Kung papalitan ng iba, hindi man ganun kung mag-adjust. So kung magkakaroon ng bagong Eat Bulaga or dating Eat Bulaga, iyan ang ating aabangan. Sino ang tatakilikin ng bayan? Yung original na Tito Vic and Joey o merong bago? Minababanggit na baka daw Willie Rebillame. Sino pa ba yan? Bayani Agbayani. Basta kung may mga komedyante na identify sa channel 2. Aba? May mga komedyanteng identify sa channel 2 ang pwede raw itapat. So kaya kaabang-abang eh. Pero marami ng pagsubok ang ginawa dyan. Hindi nila talaga natalo yung Eat Bulaga eh. Kaya nga lang ngayon, eh ang away na yung management eh, tsaka yung mga staff. Mm-hmm. So, tingnan natin ang storyang ito. Ha? Na kung saan aabot. At sana ho'y walang personalan, trabaho, business lang, entertainment lang. Ayan. Although may perang involved dyan kasi malaking business yan. Eh. Okay. Ano po ang inyong masasabi dyan? Mm-hmm. At malaya ako yung makapag-comment, react sa mga bagay na ating pinag-uusapan dito.